Nagpapasalamat po ako sa kabuhos na nagdumamay bigi sa tugang ko na si Antonio. Nagpapasalamat mo po ako sa kabuhos ng mga saliring tao, lalong-lalo na po sa mga pamilya ni Emilia, Violeta, ay, so, Garcia, sa akin ito. Sa pamilya ni Ani, na Garcia. Sa gapos pong mga rayang hindi sa mga amigo nito, mga katrabaho, nagpapasalamat po kami ta nagdumamay po kami sa mulya mo niya na bangi, maski nag-uuran niya ni nakarabot po kami din sa mulya. Ay, salamat po sa gabos. Iyos na po yan. Marami pong salamat. Ngayon ay inaanyahan naman po natin dito sa unahan ang isa sa mga pinsan naman po ni Sir Antonio. Inaanyahan po po si Ma'am Mirna Nolasco. Maray nabanggi po sa Indoga Boss si Marilton pinsan ko, pero garo ko naman sana siyang tugang kasi very close siya sa Samuya, permis siyang yaon sa Harong Kaito, very close siya sa sakuyang ama na si Vicente, tugang kain sayang ama man na si Enrique. Basta ka itong high school ako, permian niyaon si Marilton, ta itong sa kuyang ama, medyo mabisyo man. Para sugal, para bulang, taan bulan ang ka ito, yaon lang sa haran ni May. Kaya yung gani ito ang permiman iniyo si Marilton, nasusungkat naman ni Pai Enrique sa harong, tinataraman si Papa, na dae mo ngaya, ay ika ngaya nakakadara di biyong sa aki. Pero siya, si Manu Newton, tapos naman siya kensa iyang pag-eskwela. Nagtatrabaho naman nga siya kay ito sa Baex. Tapos iniyo, talagang parasugal talaga si Manu Newton, nakasugad man naman sa ama ko. Gabos na ano. E minsan, nasusungkat naman ni P. Enrique sa harong masabi, ano kun, hain ang mga manok ni Antonio. Takata, mga manok man to ni Papa. Gusto niyang taragaon, tagraling kaanubutan. Iyo. Basta yung ina si Manuel to, haranihon siya sa Samuya, lalo na sa Sakuya. Hanggang na nagadan naman, so magurang ko si Papa. Close pa mag-geraray siya pag ano maduman sa harong. Minsan may mga inisuryaman siya mga problema, mga sekreto niya. Pero kami nag-inisuryahan. Tapos, si Marilton, kaitong medyo nagluluyan naman siya. Kaya lang pandirik na kaitong, dahil ko naman siya mabiribisita din dito, pero may na siya nakukulong. Ako, nag-walking every morning. Minsan, nakakaano pa siya, nag-isasabay siya mag-walking sa kuya hanggang lang kaming barangay hall, pero naaakbay niya ako. Pagsusubahan ko siya. At ganyan ako nga, Manoy, graduado naman ako sa CAT. Magabagong ganyan kamot niya. Eh ako, ababa, siya lang kaon. Mangarot kayan ang naging ano kumanti Manoy sa pagkabisto kumansaya, mabuoto na siyang pinsan ko. Mapinadangat sa mga barkada ka nahiling din doon maski kadakol magaling ay grabe ang ano kang panahunta yaraon man sa iya gabos na nag na yaraon siya sindadig diyo mas di burubanggi pero may dakol ang tao dig diyo Manuton I love you no more
obtain, Mariton, rest and peace. Marami pong salamat. Ngayon naman po ay maririnig natin ang mga mensahe ng ilan po sa mga anak ni Sir Antonio. Unahin na muna po natin si Ma'am Rowena Jairo. Good evening po. Ako po pala ang pangalan na anak po ni Papa. Nagkasarusulan po ako. Nung experience ko po sa kanyang nandito po, kanyang history po, mabuotan po si Papa na respeto, may pagkamot po ako sa inyo. No doubt po, tinanggap niya po bilang anak. And vice po, at pares din po. Sabi ko, hindi ako iyan. Sabi ko sa kanya, konti lang yung panahon nagbaan tayo. Nakagulit po kasi source of ano. Tapos sabi ko, alipas niya sa akin nung may sakit siya. Wena, dito pa lang alagaan mo ko. Sabi ko, wah, sorry kasi may family din po ako sa source of God. Pero pag malapit po tayo or gusto mo, ikaw naman ang sa bahay tumira. Pero hindi po talaga alam ko, hindi mo na yung kaya. Kaya sabi ko sa kanya, deep in my heart pa, kahit malayo tayo, mahal kita pa. Tapos yung mga kapatid ko po, nandito lang po si ate, mahal na mahal ko po kayo. Thank you po. Marami pong salamat. Sunod ay inaanihan po natin si Ma'am Evelyn Aquilino. Nagtrabaho ako and then mauli ako dito para magbakasyon. Pero lately kasi since pandemic, so hali akong 2019, paka-aki ko, nagbalik akong Dubai. So after pandemic din na talaga ako nakabalik. Nag-start na din ako mag-work, then nagbados, nag-aki. Tapos ngayon lang talaga si time ko na makauli. Before nagadan si Papa, sabi ko sa iya niya po, Pa, mauli kami, end of this month, mauli kami kasi mga aki ko, kay Juan si Manny Oroleta, masakito ng buhay abroad. Kasi, since gabos, ang sintabo paluwal, so kami magagong, hindi mi kaya i-sustain gabos na kay Juan ng aki. So, nag-decide kami, naiuli. Before ko nagadan si Papa, sabi ko, alat-halat na lang, tanya ko, mauli naman niya ako. Tapos yung anay, sabi ko, nawa niya ako mga 2 weeks. Ako niya ako ang bahala kay Papa. May araw, na araw pa lang kata na after ni Auntie Belen, nasunod man siya. So sa part ming magturugang, garong nabigla mo kami, although na-anticipate mo na ito na araw ka tamang hiyari kay Papa kasi recently talaga kanina deteriorate na si health niya. So, ayun. So, napaaga si Uli. Ako, sabi ko sa mga auntie ko, masakitan sa part ka na takbo ko magpo sa ibang bansa. Alayos po ako. Pero, ayaw ako kay Papa. Ay na. Nakamagkunta pala. Ano ko siya?
maalagaan ko siya. Mayo, sabi ko kay Manny niya, tsaga-tsaga mo. Pwede man ako makapuli, basta-basta. So, syempre, may trabaho. Sabi ko kay Papa, yan ko daw, masasakitan ka na. Halatin mo na, bukan. Pero tingin niya na kami na halatin. Grabe na ako na ni Papa. Pero alam ko, arami magturo ganun. Ano siya, nag-try talaga siya na halatan kami ni Bingoy. Since pareho kami na sa Dubai. So ito, pero may man ako regrets na niya. Kasi as bilang aki, si Kabush man na pagpagawin dapat i-sukli ko kay Papa. Naitao ko sa iya, pero ang pinaka-regress ko talaga itong arma ko, nagsasakit siya. Iwaslaw siya sa hospital, tapos nahihiling ko si Tugang ko na siya gabos. So iyon lang to, siguro ang regrets ko lang, hindi ko siya naataman na dapat kung time na nagsasakit siya, ako dapat kasi. Ano, grabe si sacrifice ni Papa sa magbabus para makatapos lang kami. Lalo na ako. Alam mo ito, may manok sa iyo masabi na paghagad ko sa iyo. Yan niya ko, Papa, ang tissue. Para sa ipuan ko. Ano ito, may tauman siya ginaray. Katong, miyaon ako sa iyo. Kaya man ako nagdo-dorm. Pagka ipuan ko ito yung labo. Mauli lang ako din din. Dahil pangali sa rung oras, mag-uwan na siya. Provided niya, nagabas na kaipuan ko. So, bilang aki, very proud ako kay Papa. Araman ka mga tugang po na, pata nga tumiman siya, although may mga times, may mga problema, kasi normal naman yun. Pero alam mo itong, ano, basta, ayun lang ang regrets ko na itong nag-isirang ka, di ako makapuli. Pero, padangat niya si Papa. Sobrang padangat niya si Papa kasi, isarok man lang daw ang mama. Siya man lang. So, padamat niya siya. Sobrang proud kami na gabos na kaipuan ni pagpuan kay Manay Clarice kung gano'n ka proud. Na-provide niya man. Kahit siya lang si from the start talaga nagtatrabaho pa na sa iyo. Basta, mamimiss ni si Papa. Mamimiss ni itong ano ako dyan, kasi pag si Papa kadto, pag may nakahiling sa iya, garo mo, ano, kagumaran, di itong very strong ang personality niya, di ba? Gabos man siguro sa Indo na parang nakakabisto kay Papa, na pag si Papa talagang stricto yan. Basta, ano siya, strong ang personality niya. So, as much as possible, maalala ta si Papa na araw kayo na strong ang personality niya, pero huwag siyang itong soft side na pag-abot sa mga, sa pamilya, sa ibang tao. Pag nagdulo ka mo sa iya, habang kaya niyang magtabang, matabang siya. So, yun lang po. Salamat po sa gabos na nagdirigdi daw ang kusugon si Oran. Nag-try pa din ka mo na mag-stay sa mo para at least makilumamay kung ano man si mga namamati mo niyan. Salamat pong naray. Yun lang. Salamat pong naray. Marami pong salamat. Mga kaibigan, matutunguyan po or mapapanood po natin ang video ng daughter-in-law po or manugang ni Sir Antonio, si Ma'am Joyce Medinilla. Siya po sa ngayon ay nasa Dubai. So, sa ganitong paraan po, nais niya rin pong ipahatid ang kanyang huling mensahe para sa inyo at para sa kay Sir Antonio. So mga kaibigan, panoorin po natin. Sa pagkakasabi niya sa nabapit niya po ito.
pagkatapag niya po. Marukat sa mga akin na buhay at pinatapag ang sanda. Sa pag-aabot. Sa pag-aabot ng mga kapusod na ng kampanya niya sa iyo.